Ayun, magandang umaga mga kaibig. At nandito ulit po tayo sa magkapatid po na si Jinky at Lizelle. At ito nga po ay nabutan natin dito si Nanay Delia na nagwawalis. Sipag talaga ni Nanay Delia. Oh, nagkukunan po sila na pumasok. Ay, hindi nakapunta kahapon kasi nga ay pumunta po tayo dun sa kay Angeline Toledo, yung babaeng pong 4 na taon na palang nawawala at nakita ng pamilya. Eh, saan ho nakuha, sir? Nakita ko siya sa May Kawayan, Bulacan. Layo. Oo, tapos taga kuan pala siya? Taga Misamis Occidental. Ha? Ah, tama, Misamis Occidental din. Ayun, sila ko dito, nanay. Pag ni nanay, nagwawalis. Buti hindi sila na late. Naghintay pa naman sila sa akin kahapon. Hindi kayo na late. Ah, Jinky? Ah, buti naman. Hinti, plus asukal. Ano, 89 biyata yung bilhin ni Jinky. Tapos plus nyog. 25. De, ang total doon nanay, magkano po na ninyo halimbawa doon sa lahat-lahat po, doon sa puto? Punan sa puto, 170 plus 80. Diyan akin na pera mo yung cellphone mo. Kakalkyo ko. Sa kalkyo. Halimbawa ngayon, buminta pala si Jinky ng 30. 600 yung binta mo pala, Jinky, nung kung ano, no? Eh, ano ito? Nasa puto. Labo naman kasi itong mga ano man, liliit. Hindi ko na nga makita ang ano eh. Hindi na makita yung kalkyo. 84. Ah, 284. Ibig sabihin, kumita rin kayo ng 300 maigit. Mm-hmm. Tapos yung talbos ng kamote, kahapon may 340. Eh, ba may 600 din pala kayo? May 600 na kinita. At yun na, Nanay Delia, yun ba yung pinagkakasya nyo sa loob ng isang linggo? Wala magpag ano ni, kasi kailangan talaga pagkaasyahin eh. Eh paano niyan, nanay? Katulad po niyan, sa sunod linggo, wala na pong maharvest na talbos ng kamote. Ano pong... Nanihiram mo ako dito kay Glo. Tapos pag nakabinta kami ulit, pag nag-harvest ulit kami, nakabinta, saka kami naman magbabayad sa kanya. Ah, manghiram ka. Tapos pag naka-harvest, ay paano na yun eh? Pag naka-harvest ulit kayo, pambayad lang. Nag-ano ko ng pampuhunan lang. Ah, yung pampuhunan, pagtinda nga ng puto, na suman, ganun po ba? Tapos, maliban po sa suman at puto, ano pa yung tinitinda ni Jinky? Yun lang, sir, kasi wala naman akong ano, kundi yan lang, talbos at saka yung... Yun lang pinagpapatuloy na. Minsan ho, nag-aangkat kami ng ano, pag walang-wala talaga, nag-aangkat kami ng banana peel at saka turon. Bali, mag-aangkat lang kayo para... May paninda siya. May paninda. Pag sa ano, nakuha siya ng halagang 300, eh, ano, 220. Eh, paano yun, nanay? Sa, halimbawa, kukuha na halagang 300 pesos. Tapos 220. Magkano po doon ang kita nyo sa... Jim, 220 ba yun ang angkat mo doon? Ha? 220 ba yun ang angkat mo doon? O 320? 320? 320? Ah, tapos ang binta? Magkano binta? 10 piso po. Ah, may 10 piso ka doon sa... May 10 piso sa... Tatlong... Eh, paano kung halimbawa, kumuha siya ng 30 pieces tapos may natira? Wala, babayaran ko yun. Yung tira na yun? Mm-hmm. Ay, ibig sabihin talagang obligado sila na maibinta yung kinuha nyo kasi babayaran nyo pa rin lahat yun. Babayaran namin. Ah, ganun po pala kahirap. Kaya sila hindi na uwi pag ano, minsan naabot sila ng gabi na. Eh, minsan nagagalit ako sa kanila pag papagabi. Sabi ko, uwi na lang ninyo. Kung hindi man maubos yan, uwi na lang ninyo kaysa mapahamak kayo dyan sa daan. Sabi ko. Ganun po talaga pala yun. Ang mahirap pala doon sa angkat na yan, ano? Hirap ng angkat eh.
Hindi, kuha ninyo tatlo 20. Tapos sa tatlo na yun, may 10 piso po kayo. Ngayon, sa tatlo 20 na yun, kukuha nga kayo ng mga 30 pieces. Ang puhunan, 600. Parang ganun. Alam mo, mga 30 pieces. Tama po ba? Ayun, 600 nga. Tapos sa 600, may kikitaan sana kayo mga 300 doon. Kaya ang problema, sa 30 pieces, 15 pieces lang na binta, balik puhunan lang. Balik. Grabe ang pagod ng mga bata, no? Kaya ang ginagawa ng mga bata, pinipilit nilang ipaubos. Ngayon, minsan kasi ginagabi na, pinapauwi ko na sila. Sabi ko, hayaan mo na kung hindi man maubos, kainin na lang natin. Hindi naman kakumasayang, bayaran na lang yung ano. Kasi pinipilit nila para daw may kitain. Siguro, itong mga bukas o sa susunod na araw, ay hindi na kayo manggat ng ganun. Siyempre, kailangan talaga puhunan nanay, ano? Puhunan talaga. Para yung mga bata po ay tuloy-tuloy na po sa po at makapagtapos ng pag-aaral, ano? Niya po eh. Ayun at mga kaibig, at nagagayak na nga po sila, kuan po. Si Jinky, ano nga apelyido ni Jinky? Lorico po. Lorico. Ayan, nagagayak na nga po sila. Ayan po. At papasok na po sa school. Si Jinky Lorico at si Lisel Lorico. Tama po ba? Ayan po oh, yung dalawang magkapatid. Isang kasi ano? Nagbabaon pa sila nanay? Nagbabaon ng kanin. Oh, tapos pag binibigyan ko sila ng 20, 10 tong dalawa, okay. Ayaw na nilang tanggapin. Wag na daw akong magbigay kasi may baon na daw silang kanin. Tama na daw sa kanila. Talaga po? Lalo na yung maliit. Nanay, wag na. Itabi mo na lang po yan. Itabi ni Lisel. Kasi may baon na po kaming kanin. Tama na po yung kanin. Kasi yan si Jinky. Ayaw na rin yung magbaon. Pero lang pag wala talaga, walang baon na kanin, yun. Minsan talaga napasok sila kahit walang kain. Pagkain. Talaga po? Minsan sasabihin nila sa akin, Nanay, nakatingin na lang kami dun sa mga kaklase namin, kakainan sila. Kami walang kinakain. Sabi ko, bakit kasi kayo pumasok pa? Kasi mahirap mga absent na lang ng absent, sabi ng mga bata. Kaya pa naman namin, sabi ng dalawa. Kaya pa naman namin, nanay. Sabi ng gano'n. Kaso, hindi naman daw sila nagbibigyan ng mga kaklasmate. Sabi ko, huwag na kayo mag-ano na bigyan kayo. Kasi ang importante, nakakapasok kayo. At, hindi, ang anuhin yun, na huwag kayong magkasakit. Sabi ko gano'n sa kanila. Kasi mahirap na. Tama. Basta ang sabi ko sa kanila, anak, sikapin mo makatapos ka ng pag-aaral. Ikaw magpatapos kay Lisel, sabi ko, kasi wala naman tayo kakayanan para may ano ako sa inyo, maiwan. Sabi ko, ikaw na lang magsikap para sa inyo magkapatid. Hindi ko alam kung saan ko kayo pwede iwan pag once na nagkaroon ako ng ano sana simba ko, sa bato lang tumama, huwag naman sana ako magkakasakit. Huwag naman sana lumalaan pa ang sakit ko. Sabi ko, kasi gusto ko makita muna kayong makatapos sa pag-aaral eh. Nasa estado ka na, sabi ilang ko. Ilang taon na po ba kayo, nanay? 62. Ah, 62 na po kayo? Hindi halata na 62 na kayo, ha? 62 na po ako. Ayan po si Nanay Dilya. At meron na po siyang diabetes, tama nanay? Diabetes, tapos yung sa atay. Eh, hindi ko nga inaano yung siglo kasi minsan kasi nadang ako kay Glo na masakit ang tiyan ko. Lagi ako nagugutom. Ah, si diabetes nga po yung... Ngayon. Dapat may insulin po kayo rito. Maganda po sa diabetes yun. Marami dyan po nakikita ang mga daho na insulin. Kakainin yun lang po. Tapos eh, yun, sinama ko ni Glo sa ospital. Sabi, pa-check up ka nanay. Samahan kita. Ayun, at ready na si Lisel. At papasok na nga si Lisel at si Jinky. Ayan. Anong grade ka na nga, Lisel? Grade 3. 8 years old, grade 3. Maagal siya nag-umpisa pala nanay sa pagpasok. Kasi nga, 8 years old, grade 3 na. Ganda ng bangs ni Lisel, ha? Sinong gumupit niyan, Lisel? Ah, si Nanay Delia. Ang galing palang gumupit ni Nanay Delia. Galing magbangs, ha? Ah, kagabi nanay, hindi mo siya sinundo, nanay? Sinundo ko si Jinky. Si Jinky? Ito kasi maaga na uwi, alas 5 na. Kaya hindi ko na sinusundo. Si Jinky kasi gabi na. Gabi na, no? Pasado alas
Oo, pasado alas 7 na kami dumating dito. Alas 7, 2. Mga kaibig, sila Jinky. Ay, maglalakad lang po ito papuntang school. At ang gusto kong malaman po, kung gaano po kalayo yung kanilang nilalakad po papuntang school. Ayun, nanay. Sige, nanay. Sige po. Kasi alas 11 na eh. Anong oras ang kuwan talaga doon? Ang pasok ninyo? Alas 12? 12 po. Ah, 12. Aww. Aww. Sige, nanay. Ingat ha, ingat. At yun nga mga kaibig, at susundan natin yung kung gaano po kalayo yung pagpasok nila dito, galing po dito sa bahay nila at papunta doon sa school. Kaibig, at naglakad na nga po ang magkapatid papuntang school. Ayan po sila. Malayo din pala yung mga kaibig yung nilalakaran po nila. Grabe, nakakabili po itong mga bata na po. Yung iba po, nakasakay po sa tricycle, pero ito magkapatid po na po ay lakad lang po talagang ginagawa nila. Ayan mga kaibig, si Jenke at si Lisel, ang mga batang masisipag. Ayan, lakad nyo? Hindi ko lang po alam eh, kasi malayo pa ba? Medyo po. Medyo pa, sige sige. Sabi, layo. At yun na nakatuwa mga kaibig dito, nakakadurog ng puso. Kahit walang baon, pumapasok sila. Gagawin na lang natin mga kaibig para din na sila maglakad mamaya, ay bigyan po natin sila ng pamasahe para pag-uwi nila mamaya hindi na sila po maglakad. Pahon, paakyat, pahon po itong daanan po nila na to papuntang school mga kaibig. Ayan, at sana po ay kayo magsawang sumuporta po sa akin channel para dito po sa mga batang ko ay makapagtapos po talaga sila ng pag-aaral, at yung adikain po nila na matulungan yung kanilang lola, kasi nga po sila ay ulila na po sa nanay at tatay. Ayan, mga kaibig, tara, tabayan naman po natin sila hanggang doon makarating sila sa school. Ayun mga kaibig, sa hinabahaba po ng nilakad nila Ate Jinky at ni Ate Lisel, ay finally ay nakarating na po sila dito sa school. Anong school to, Jinky? Amparo Elementary School. Amparo Elementary School? Apo. Oh, Amparo Elementary School pala ito. At ibig sabihin, hindi pa sila makapasok ang siya ngayon? Opo, mga 11:45 pa pong pasok nila. Ah, 11:45 pa? Opo, kaya kapag pagpupunta na ako sa high school, natakbo na lang po ako minsan. Ah, kasi malilate din. Malilate ka rin? Opo. Ayun. Buti hindi ka naman laging nalilate. Hindi pa naman po. Ayun kasi pa. Ano naman po, napasok yung mga teacher. Basta 12 po, napasok na kami. 12 na po. Mga 12 po. 12:20, napasok na rin po yung mga teacher. At grabe, layo na nilakad din natin, ano? Opo. Anong oras tayo umalis doon?
Mga mag-aano na po. Mag-11 na rin. Tapos dumating tayo rito, anong oras? 11:40 po. 11:40, at yun nga ay mga kaibigan, hindi pa makapasok si Kwan ngayon kasi nga maghihintay pa kami ng 5 minutes para makapasok siya. Tapos pag na kapasok na po si Lisel sa loob, ay saka naman siya pupunta po ng school, sa high school. Opo. Ang mga gaano pa kalayo yung school dito hanggang high school? Kalahati po siguro na nilakad natin. Ah, malayo pa rin. Opo, kasi lang po, kasi dyan po pa baba. Mabilis. Lubak-lubak. Dito ka dumadaan papunta ron. Ayun, sige. At antabayan po natin yung pagpasok po ni Lisel dito po sa Amparo Elementary School, tama? Okay, sige. At yun ay si Ate Jinky naman po ang papasok sa high school. Medyo malayo pa rito yung high school. Opo, medyo. Ay, sige, lakad na tayo. Sige po. Okay. Ayun mga kaibig, at ito nga po ay naglalakad nga ulit si Jinky papunta doon sa kanyang school. At mga kaibig, grabe pala talagang layo kung pinapasukan ni Jinky po. Itong magkakapatid na pati na to ay sakripisyo po yung pagpasok sa school. Ayun nga, tinitingnan po natin kung gaano po talaga kalayo. At ito nga, sobrang layo na po na nilalakad. At yun nga ay 40 minutes kaninang naglakad sila. Ngayon naman po ay siguro mga 30 minutes daw po ang lalakarin niya para makarating lang po sa school. Ayan po si Jinky. At yan mga kaibig, at ganito pa nga po yung daan po rito. Ayan o, medyo lubak-lubak din po yung mga daanan dito. Maputi. Ayun, grabe lakaran ito mga kaibig. At yun nga, ay inaalam lang po talaga natin kung gaano po kalayo nilalakad po ni Jinky po papunta sa kanyang school. Ayan po siya. Ayan, lalakad lang po talaga siya. Grabe. Ayun, mga kaibig. Sige. Ayun mga kaibig, at nakarating na rin kami sa school. At andito na nga po yung school niya ron mga kaibig. At ayun, at siyempre, para hindi po siya maglakad mamaya, ibigyan na rin muna natin siya ng pamasahe para maaga po siyang makauwi. So, Jinky, may kuwang ka para may pamasahe ka mamaya, no? Salamat po. Oo, para maaga ka makauwi, ay hintayin kita mamaya doon sa bahay ninyo. Para, ano? Anong oras pang out mo? 6:10 po ang uwian namin. 6:10 ang out nyo sa school? Opo. O, tapos makakarating ka doon? Kasi magta-tricycle ka na eh. Mga 30 minutes lang, ano? Opo. O, sige. Okay, thank you sa pagpapa-interview, ano? Salamat po. Sige, ingat, okay. Kaibig, at dahil kahapon po ay sinamahan po natin sila Jinky at saka si Lisel, kung paano sila pumasok po sa school, at napakalayo po talaga mga kaibig yung ginagawa nilang paglalakad sa araw-araw na papasok sa school. At ngayon po mga kaibig ay may dala po tayong bigas. At ito nga mga kaibig, ito po yung bigas na dali natin. At nag-kuan po tayo, nag-hire po tayo ng magbubuhat. No. At sinama natin si Mami Janet kasi walang taga-buhat tayo eh. Ha, Mami Janet. Ako pang taga-buhat talaga. Buhatin mo na. Lakad to camera, bubuhatin natin. Ayan mga kaibig. Ay. Tara dito, tara. Dandaan ka lang, may aso. Ay, andito daw si nanay, oh. Ah, nanay! Magandang umaga po, nanay. Magandang umaga po sa inyo, mama, sir. Good morning, Lisel. May pirao dito sa mga piso.
Morning. Good morning po. May kuwang kayo, may bigas mula po kay Lady Blue Grace. At siya nga po yung nagpabot niya ng pampot ng bigas. Sasabihin na antay ng ate niya. Maglalakad? Uh-huh. Ah, hindi siya sana mag-isa? Uh-huh. Naging sila, nag-aabang doon sa kapwa, di ba hiwalay po ang school oo nila? Nag-aabangan po. Ah, nag-aabang. Sige, dito kayo. Dito, ma'am. Ah, dito lang. Mga kagalit yan, yan ang misis ko. Maraming salamat po kay Ma'am Lady Blue Grace. Ayan, at nag-abot na po na ito kalahating kabang bigas dito po nga sa magkakapat na napakasipag po. At alam niyo naman po mga kaibig, kung gaano po kalayo ang nilalakad ng magkakapatid para lang po makapasok ng school. Taon niyo na ginagawa yung paglalakad niyo sa school? Bali, pangalawang taon na po itong ngayon. Ah, pangalawang taon. Okay. Tapos yung dati po na nakita kayo doon sa sanana ni Ate Glo, yung kubo-kubo, pumapasok na po siya ng school noon. Opo. Naglalakad na lang po. Pero mas malapit doon ano? Saan? Hindi, ganun din. Mas lalo nga malayo po eh. Ah, mas sa sanana? Mm. Mas lalo malayo? Mm. Thank you po, Ma'am Lady Blue Grace, at grabe po, at yun nga, sabi niyo po ay si nanay ay abutan po natin ng, ito, ng 1,000. Ito, Ma'am Lady Blue Grace, ayan, iabot po natin kay nanay po yung 1,000 pesos. Nanay ni ay nagpapaabot din po ng 2,000 piso. Ayun. Ito nanay, oh. Galing naman po ito kay Nanay ni. Oo, 2,000 piso. Ayun at siyempre at nakita nga kasi yung ay itong mga bata ay nakitaan po ng grabing sipag at pagsisikap po na makapasok ng school at maglako ng gulay na napakalayo po ng Sapote para lang maubos yung gulay. Tapos kung hindi maubos, katulad nga po sinasabi ninyo na yung bananakyo, pag hindi naubos ay hanggang inaabot na sila ng hapon hanggang tinaubos ay di pa rin sila umuwi. Ay katulad nga po noon ay angkat lang po ninyo yung bananakyo. Yung bananakyo ano? Tapos pag-uwi mo sakto lang din pambayad dun sa inangkat ninyo, walang kita, grabe. Ano? Oh, yung tubo namin, yung kinakain namin pag hindi naubos talaga kasi minsan pinapauwi ko na silang alangan kasi baka kung ano mangyari sa daan. Papasok sila sa mga kanto-kanto. Oo nga po eh. Minsan, naligaw nga daw po sila eh. Oo? Oh? Nakarating daw sila doon sa may ano, saan yung kinky? Lampas doon sa may... Lampas sa Seppens. Lampas ng Seppens? Ah, malapit lang. Dito lang sa Seppens. Eh, hindi naman kung hindi sila nakaubos din. Ginabi sila doon. Eh, nakapasok sila sa isang kanto na wala daw kabahay-bahay. Sabi ko nga, iba maya doon kayo maghasa ng diuras eh. Hmm. Ayun at... Yun nga nanay, di ba, pwede naman siguro yan, katulad yan. Pagdating ng Sabado Linggo, mayroon na kayong puhunan, ano? Meron na po. Anong plano po ninyo na, ititinda? Katulad nga po niya, wala kayong mapipitas na talbos ng kamote. Bibili ko muna po ito ng kamoteng kahoy. Tapos? Asukal at saka anyong, saka yung pangritado sa puto at saka sa... Ano bang mas maganda ilako? Puto o yung bananakyo? Ikaw din, ito naglalako eh. Bananakyo ito rin. Ah, bananakyo turon, mas maganda. Mas mabinta kaysa sa puto. Okay. Oh, yun lang nanay pala, mas mabinta daw eh. Ano bang palagay mo? Eh, siya naman ho ang tinatanong ko kung alin ang mas mabinta sa kanya. Oo, kasi siya naman ho ang lakad ng lakad. Eh, ako nagtagaluto lang naman ho eh. Saan ba mas maganda? Yung may stroller ka o may sidecar? Anong gusto mo ba mag-sidecar? Nagaganon. Hindi ka makakapasok ng mga eskinita no, pag may sidecar. Kasi nga nilalako eh. Hindi ka salip na may sidecar ka, salip na itong eskinita na ito na dadaan, lulusot ka, iiwan mo yung sidecar dito, babalik ka pa ulit, tapos iiwan. Anong palagay mo? Para mas maganda na rin po yung guna yung sinabi yung sidecar, para po yung iba po namin tinda madagdagan. Ah, yung may para yung tinda ninyo madagdagan? Opo, para may pag-aanhan din. Pwede ano, pwede. May sidecar ano, para nga. Grabe kasi yung katulad yung laklaki ng bilao. Buhat-buhat nilang dalawa. Grabe, tapos umaambun pa. Hello po Nanay Glo, Ate Glo. At nandito ulit ako at nag-abot po ng bigas. At yun nga mga kaibigay, talagang
sidecar pala. Sige, sige, sige. At planuhan nga natin kung ano yung sidecar na pwede ninyong gamitin. Kailangan yung heavy talaga na pag ginamit nyo na hindi agad-agad masisira. Yung maganda yung kadina, ibig sabihin maganda yung gulong na para mag may magkarga kayo ng gulay at saka yung paninda ninyo ay okay. Kasi nga ang problem, magtutulak nito si Lisel kasi paahon dito, pag ano no, paakyat paahon. Magtutulak ka Lisel, ha? Gusto mo magtulak? At kisa naman, pero pag palusong naman, siyempre pag palusong sakay ka, pero pag pataas tulak ka muna. Diba papunta doon, grabe, grabe ang paakyat yung pagbaba dito. Opo. Ang grabing paket, hirap na hirap yun. Siyempre, nagtutulak si Lisel. Ayun mga kaibig, at ang pasok pa po nila, ay alis sila dito ng alas 11. Tapos, kung po sila, talagang, ang ginagawa talaga nila mga kaibig, ay para matipid talaga yung pera. At hindi naman po sa kanila mahirap talaga. Pang, sanay na sila nanay, ano, diba? Na maglakad ng ganun papuntang school. Sayang naman kasi yung balikan na 40 pesos. Tapos idalawa sila, 80 pesos balikan. No? Kaya umalis po sila ng alas 11 dito kahapon nakarating tayo ng 40 minutes sa school niya. Okay. Maraming salamat po kay Nanay Ni at kay Lady Blue Grace. Nanay, o ano masabi mo Nanay? Ma'am Nini, maraming po salamat sa pinagkaloob mo sa amin pera. Malaking tulong na po to sa amin. Magiging puhunan na namin to sa pagtitinda ng buto. Buto? Buto. Sa kamusing kahoy. Salamat po. Sana maging lagi kayong malusog. Malakas ang pangangatawan nyo. Para marami pa po kayong matulungan ng mga tao ang katulad namin. Salamat po, Ma'am Nini. At Ma'am? Lady Blue Grace. Lady Blue Grace, marami pong salamat dito sa pera din na binigay nyo at saka sa bigas. Malaking tulong na po ninyo sa amin ang bigas na ito. Tamang-tama po. Wala kaming bigas ngayon. Mamaglima kami. Wala kami sasaingin sa araw na ito. Tamang-tama po. Yung pagdating ng bigas, may lulutuin na po kami. Maraming pong salamat, Ma'am Lady Grace. Lady Blue Grace. Okay. Blue Grace. Salamat po sa lahat ng tumulong po sa amin para po makaraos ngayong araw. At sana po, maging malusog pa po kayo. Salamat ka. Salamat po. Kay Ma'am Lady Blue Grace at kay Nanay Ni. No? Po. At yun nga, tabot natin. At si Idol Adika naman ay umuwi. Umuwi na. At sa 29 pa daw yung CT scan niya. Schedule niya sa CT scan. Sabi po, ang tagal naman. 18 pa lang ngayon, di ba? Hmm. 18. Ayun at sir, magpagaling po kayo, sir. Salamat sa inyo, ha, sir. Sa tulong din nyo sa amin. Salamat po, sir. Magpagaling po kayo. Palakas po kayo. At kung hindi dahil kay Idol Adika, ay hindi ako mapupunta rito. Oh, kundi dahil po sa inyo, hindi rin kami makikilala ng mga kasama ninyo. Salamat po, sir. Sana ho, gumaling po kayo. Palakas po kayo. Alana. Sir, kaya wala kaming bigas ngayon kasi binigay mo sa akin na pera. Hindi ko muna ginastos. Kasi gusto ko yung nakaano ko talaga yung paggagastusan ko niyan. Mm-hmm. Pero tong araw na to, kung hindi ko dumating ito, talagang mapipilitan ako kong dukutin. Kasi yun sana yung pambibili namin. Yun sana yung ano ko sa, apa ko sabi ko, bawasan na lang muna ito. Kaya, ibig sabihin na lang, yung 1,000 po na pinabot po ni Ate Ron ay hindi pa rin nabawasan? Hindi pa po. Kasi inaano ko nga, iniipit ko lang po kasi ang ginastos namin yung napagbintahan namin ng ano, ayan problema, bili namin ng ulam, pangangailangan namin dito sa kusina, mga pangtimpla, yun anong ginastos namin doon sa binta namin ng gulay. Ayun. Kaya yung 1,000 po niyong binigay, hindi ko muna po ginagalaw kasi gawang gusto ko yung mayroong patutunguhan po. Oo, yung may pag-ano ako. Kasi sabi ko nga dito sa apo ko, pag wala tayong puhunan, yun ang dudukutin ko. Sabi ko, yun ang pambibili natin ng kamuting kahoy pag wala tayong puhunan. Ayun. Pero kanina po, talagang binalakan ko na itong kunin. Kasi sabi ko, nak, bili mo na lang ito muna ng 5 kilong bigas. Sabi ko,
Eh wala, sasabihin na lang natin po kay Sir na naibili natin ng bigas yung pera na ibinigay niya sa akin. Sa inyo naman po na yun eh. Wala na po ako pakialam doon kung saan po nyo gagamitin. Ang importante nanay ay yung mayroon na po kayong puhunan na medyo puhunan na po. Oo, na may medyo kapag tinda ng throne at saka banakyo. At yun nga, ang gusto pala ni Nalisel ay magkaroon ng sidecar. Saan ay ipaparking yung sidecar? Halimbawa kung mayroong sidecar, no? Ano, saan yung ipaparking? Eh, sir, ang bananakyo po. Sa hapon naman po kasi nila tinitinda. Eh, habang may pasok sila, hindi po sila makakapagtinda noon. Gagamitin muna nila papuntang school yung sidecar. Ayun. Talagang makakapagtinda lang sila pag wala talagang pasok. Pag walang pasok lang, ano? Yun nga, ano, sige. Yung pagbakasyon. Noong kasi araw-araw sila nagtitinda noong wala pa silang pasok. Araw-araw. Minsan nagtitinda sila ng suman sa umaga. Tapos pag maaga sila nakakarating, nagpapaluto sa akin ng banana cream. May dala na siya ng kamuting, ay, ng saging, asukal, mantika. Nanilutuin mo ito, ititinda namin mamayang alas dos. Kaya nakakadubli sila ng kita noon. At ngayon kasi may pasok. May pasok ngayon, kaya sa basis na, dalawang basis na lang, sa blok linggo na lang sila available. Ayun, sige, sige nanay. At sana ay makatulong po sa inyo ng malaki yan, yung may paabot po ni Ma'am Lady Blue Grace at ni Nanay Nini. At talaga naman ay tayo ay bliss po ngayong araw na to. No? Blessing po ito po sa amin. Malaking bagay po. Malaking tulong po ito sa amin ng mga sponsor. Salamat po sa inyo lahat. Lahat-lahat po ng mga sponsor. Sana lagi po kayo mag-iingat lahat-lahat para masigit po kayo makakatulong pa sa mga tao may hirap. Salamat po. Ayun. Sa inyong mga binigay sa amin. Thank you po. Ayan. At maraming salamat po mga kaibig. At ayun ay Nanay Ni, maraming salamat. Ma'am Lady Blue Grace at Ate Ron. At napabot na nga po natin yung bigas dito kila Nanay Dilya at kay dito po sa kanya mga apo na si Jinky at saka si Lisel. At sila nga po yung mga batang iniwan po ng nanay na mga sanggol pa lang, di ba? Mga sanggol pa lang. At simula nang iniwan nanay, ni isang beses hindi pa sila nadalaw. Grabe, ano? Natiis nila mga bata. Natiis talaga nila. Mabuti pa nung araw, may trabaho pa kasi ako noon, kaya nakayanan ko sila. Dito, nung iniwan, mutik na ko rin mamatay kasi hindi ako makapasok sa trabaho. Gawang ang ano, nagagatas yan. Nagkasakit ako, naging 50-50 ako nung araw. Kaya sa tulong din ng mga kapitbahay at gusto na ito ipaampun, paampun ko na daw. Meron naman nagsasabi, wag, kasi yan ang makakatulong sa iyo paglaki. Eh hindi yung natulog, tiniis ko na lang ho, hanggang tinulungan ako mga kapitbahay ko na bilhan ng mga gamot. Kasi talagang gapang na rin ako nung araw eh, dito. Kasi ni-stress talaga ako nung gusto dahil wala nga pambiling gatas. Kasi naabutan na lang ako ng iba yung mga naawa sa akin ng gatas para dito. Ito ang sobrang sakripisyo ko, pero yun hindi kasi nakakapasok ako kasi iniiwan ko yan na sanggol sa bahay. Mag-isa lang yan sa bahay. Niiwan mo? Nagpalistin ako sa amo ko na panggabi ako para kasi pag araw, hindi ko maiwan kasi gising siya eh. Sa gabi kasi tulog lang yan. Uuwi lang ako magpapadudo sa kanya. Grabe pala, no? Sobrang hirap namin yan, dalawang yan. Yan, tiniis yan na mag-isa lang lagi sa bahay. Kasi hindi naman siya maligalig ng maliit. Talagang itinaguyod ko sila kahit papaano. Kaya nagpasalamat din ako sa mga kapitbahay ko dito nung ito'y nandito sa akin dahil sinanaka nakabigay sa akin ng mga gamot. Nandun pa kayo sa Sanana po? Hindi. Hindi, sa Laguna kami. Ano, sa Laguna kayo? Hanggang napunta kami dito, napadpad kami kasi wala na kami mapag-anan sa Laguna. Wala na kami matirahan. Ayun, sige nanay. Wala lang tayo. Siyempre, nakikita naman po ang pagsisikap ng dalawang bata at kita mo nga po yung nilakad nga nila at hindi po biro yun. Grabe. Parang naalala ko tuloy nung nasa probinsya ako ha. Pag wala ko pa basahe, maglalakad. Sige po, nanay. At yan, God bless po sa ating lahat. Ayan, thank you, thank you. Okay, bye-bye.